go. We are still counting down today's top stories. Halfway na po tayo. At number 5, U.S. President Barack Obama gets booed again for his proposed health care reform bill. Habang idinidepensa ni Obama ang kanyang health care reform bill, biglang tumayo si South Carolina Representative Joe Wilson at inakusang nagsisinungaling si Obama sabay ng pagsigaw niya ng boo. Wilson insists that under the proposed health care bill, millions of illegal immigrants residing in the U.S. would receive state-sponsored medical assistance. Pero itinanggi naman ito ni Obama. Agad din naman nag-sorry si Wilson at willing na raw siyang mag-dialogo ngayon. Tinanggap naman ni Obama ang sorry ng kongresista. Obama is proposing a new health care plan designed to cover more people in order to cut overall cost of health insurance. Noong Miyerkules, sinabi ng kumpanyang Petron na nakakasira sa makina ng mga sasakyan ang paggamit ng biofuel na ethanol. Pero kanina nagsalita na ang Energy Department para ituwid ang maling pahayag ng Petron. Yan ang story number 4 ni Teresa Andrada. Safe gamitin sa mga sasakyan ang biofuel na ethanol. Ito ang nagkakaisang pahayag ng mga kinatawan ng Energy Department at ng grupo ng mga ethanol producers. Nabahala kasi ang DOE sa lumabas na pahayag ni Petron Chairman Ramon Ang na delikado at nakakasira raw sa mga sasakyan ang paggamit ng ethanol. Hindi raw kasi nawawala ang water component na nasa ethanol na siyang nagpapasira sa makina ng sasakyan. Pero sabi naman ng DOE, safe gamitin ang gasolinang may ethanol o E10 basta dapat fuel injected ang makina ng inyong sasakyan. If the car is damaged and there is corrosion, it is possible that it is caused by factors other than the ethanol being used. Katwiran pa ng mga ethanol producers, pasok sa international standards ang ethanol na ginagamit sa bansa. Bago daw kasi ito dalhin sa mga gasolinahan, tanggal na ang water component nito. Hindi rin daw ito delikado basta tama ang makina ng inyong sasakyan. Pero kung karburador ang makina, iwas muna sa ethanol dahil talagang masisira ito. Dagdag pa nila, kung may dapat daw sisihin sa pagkasira ng makina, hindi ang ethanol, kung hindi ang paggamit ng peke o substandard na parts sa mga sasakyan. Sometimes we make a problem when there is none. I think let's focus on the solutions and I think we'll get there. Pumalag rin ang independent player na Sea Oil sa pahayag ng Petron. 4 na taon na silang nagbebenta ng E10 at niminsan daw walang naging reklamo ang mga customer nila. Kaya hindi raw tama na bigyan ng maling imahe sa publiko ang paggamit ng ethanol. Sakalang daw pwedeng magkaroon ng tubig ang ethanol sa gasolinahan kung hindi rin tama ang maintenance sa mga gas pumps. The statement and the point raised basically pulled back the program and is doing this, has done this service not only to the fuel itself but to the whole biofuels program. Mungkahi naman ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o CAMPI, regular na i-monitor ang mga gasolinahan para maiwasang mapasukan ng tubig ang mga gas pumps. Teresa Andrada, The Evening News. Despite lavish dinners in New York and controversies surrounding the president's foreign trips, the 2010 budget for office was approved by the Senate in a stride. That is our number 3 story tonight. Walang kahirap-hirap na lumusot sa Senado ang budget ng Office of the President, Office of the Press Secretary para sa susunod na taon. Nasa 4.3 billion pesos ang budget ng OP, habang higit 1 billion naman ang sa OPS. Hindi na rin pinakialaman ng Senado ang budget ng Judiciary. Mabilis ang hearing, mainly because of 2 reasons. 1, Joker Arroyo was only present at the Finance Subcommittee level hearing. Nga naman. And 2, tradisyon na rin na raw kasi na hindi ginagalaw ang budget ng Executive at Judiciary. Sabi ni Joker, mahirap na ang tabyasan ng budget ng Office of the President dahil baka ang budget naman ng Kongreso ang pabawasan ng Pangulo. Tama ba yun, Jody? Siyempre, gantihan eh. Ay, talagang ganun yung kalakaran, ano. Pero meron pang dapat abangan. Paalis na ulit ang Pangulo next week, no? Middle East, tapos London, tapos punta na sa ulit ng New York. Sarap. Pero wala daw lizard. Mag-UN siya. Yan yung kanyang taon-taon na. Tapos konti kasama. Hindi mag-sama. Malalaman natin sa Wednesday, no, kung sino yung mga sasama sa kanila. Abangan nyo dito yung side track.
sidetrack dito sa buong channel. Anyway, excited ako sabihin ng sidetrack kasi sidetrack segment na tayo ngayon. No? At dahil Friday, live chat po tayo ngayon. At dahil marami tayong mga topics, umpisahan na natin. Unahin natin tungkol dito sa proposed text sa tax. Tax sa text. Baliktad. Erwin Rafael wrote, with a new proposed tax on text messages, effectively, the government is getting 34 centavos for every 1 peso text message that we send. 11 centavos the VAT, 5 centavos the text messaging tax, at 18 centavos the income tax. Based on a recent study, 40% of government revenues go to corrupt officials. Kaya sa kada pisong text natin, 14 centavos ang makukuha ng mga buwan. Ang galing ano, na-compute talaga ni Rafael. Si Rafael ang nag-compute. Dapat puntahan niya si Senator Indilo. Oo, ay makita niya yan. Okay, on the issue naman of retraining of drivers, April Tuayon wrote, mahirap na rin pong tanggalin sa mga driver natin yung nakaugalian na rin kasi para po bang addict, pinag-usapan sa droga na hindi na kaya pang baguhin o tanggalin kahit na anong gawin natin. Connected yung sinabi ni John dyan. Okay, John David the Choker wrote, I've been riding pubs all my life and there seems to be one reason why the drivers tend to drive so recklessly. That's quota. Kaya kung gagawin ng LTFRB na salary base po ang mga bus companies, hopefully ay mabawasan na ang mga humahataw sa EDSA. Okay, bago yung kay Andre, no, isingit lang natin yung sinabi naman ni Raymond Cruz. Ang sabi niya, the policy of the ombudsman is illegal. Mm. Yung SALN daw, yung SALN, is a public document. Oh. Kasi parang binago yung patakaran on how to get that. Eh. At sinabi na naman ni Jaime de Mesa Arafiles, sa same topic, hindi daw sa naniniwala na walang kinalaman ang mga Arroyo sa paghigpit ng ombudsman sa pagmimigay ng kopya ng SALN ng mga public officials. Sabi naman ito si Alexis May Torres ng University of the Philippines, Diliman. He wrote, bakit ganon? Hanggang ngayon, sangkatutak pa rin ang infomercial sa TV. Hindi ba sila nakikinig kay Miriam? Raymond. Si Raymond Cruz naman wrote, kailangan ng admin ng Star Power pantapat kay Chris Noynoy, Corina Mar at Sharon Tico ng LT. Kayanin kaya ni Ate V na labanan ang tatlo. Star for all season. Kaya yun. Siyempre, dire-diretso na tayo sa mga politika pa na pag-uusap. Ano? Ang Alito Madrineos wrote, ang problema sa mga politiko, naalala lang tayo kapag malapit ang eleksyon. Pero pagtapos, kanya-kanya ng pataba ng bulsa. Kasi naman, yung pinag-ibili din ng boto. Parang ano yan eh. Parang chicken. At saka chicken. Sino na una. Pero, well, kailangan maging matino na lahat para matino din ang resulto ng election. Yan ang pinaglaban ni Paul. Tuloy natin, Martin, ang sinabi naman ni Glendale Serapico tungkol din ito sa election o sa politika. Sabi ni Noynoy, sabi niya, Noynoy is Noynoy. Makeovers are secondary. People will support him because there's more about him more than what we see. Ano yung kita niya kay Noynoy? Jaime de Mesa Arafiles wrote, tuloy na po, o tuloy na, ang poll automation sa 2010. Isang malaking hakbang ito sa pagbabago ng eleksyon sa ating bansa. Sana hindi mabahira ng kontrobersya at dayaan ang magiging resulta ng darating na halalan. Ed Kenneth Ferrer wrote, paalam Cory, a TV5 special gave a very good tribute to President Cory's 40th day of death. The show made me realize how grateful I am to the Filipino that God gave us not only the widow of Ninoy Aquino, but also the true martyr of the Philippine democracy. Oh, alam Andrea,